Ano lipunan 7, sanhi ng mga suliraning pangkapaligiran. So, nung nakaraang mga linggo, tinalakay natin kung ano ang epekto at ugnayan ng mga asyano sa kanilang kapaligiran. Na-discuss natin ang agrikultura, ang kultura, ang ekonomiya at panahanan. Yun ay yung mga ilan sa mga ginagamit at ginagawa ng mga asyano at mga tao upang makipag-ugnayan sa kanyang kapaligiran. Ngayon, dahil nakikipag-ugnayan ang mga tao sa kanilang kapaligiran, hindi natin maiiwasan na may mga nangyayari sa ating kapaligiran na nawawasak natin, nasisira natin, o hindi nagiging maganda ang ugnayan sa pagitan ng tao at kapaligiran. At yun ay ang ating tatalakayin sa araw na to. So, bilang balik-aral, tukuyin kung ano ang implikasyon ng mga sumusunod na pangungusap kung ito ay agrikultura, economics, kultura o panahanan. Pangingisda ang pangunahing hanap buhay sa Japan dahil napapalibutan ito ng dagat. So, maaaring ito ay ang agrikultura. Maaari din itong maging economics dahil ang nagiging pangunahing pangingisda ng isang bansa ay pangingisda kung ito ay malapit sa dagat. So, ito ay mainly agrikultura o economics. Next, nagmumula sa kalikasan ang mga sangkap ng mga produkto. Ito ay ang economics. Dahil nga, nagagamit ang ating kalikasan sa paglikha ng mga produkto na ginagamit natin sa pagbebenta at pagbili. Dahil umuunlad ang makinarya, mas nangangailangan ng mga ilaw na materyales. Gumagawa nga tayo, sabi nga natin, gumagawa tayo ng produkto upang mas maging maayos ang ating pamumuhay, masagot ang ating pangangailangan at kagustuhan, at yon ay sinasagot ng economics. Nangunguna ang bansang China sa produksyon ng palay dahil sa malawak na kapatagan nito. So, ito ay ang agrikultura. Dahil nga nakikipag-ugnayan tayo sa kalikasan, dahil maraming mga anyong lupa, mas nakakapagtanim ng mga palay ang mga tao. Hindi lamang sa pagbibenta ito, kundi pan sarili nilang mga supply. Ang kasuotan ng mga tao ay nakadepende sa physical na katingin ng kanilang lugar. So, ito ay kultura. Limbawa, kung ikaw ay, ang iyong bansa ay malapit sa equator, syempre ang kasuotan mo ay hindi na balot na balot, hindi na makapal na tela, kundi mga manipis na tela. At syempre kapag ikaw naman ay malapit sa polar region o nasa temperate region, ikaw ang lilikhain na kasuotan ay mga makakapal na mga damit. Next, pinatag ang ilang bahagi ng kabundukan upang pagtayuan ng mga kabahayan. So, makikita natin sa Baguio. Kikita na rin na kahit bundok pa yan, meron pa rin mga tahanan na nakatira. So, yan ay panahanan. Next. Okay, bugtungan. Ngayon, dahil ang pinag-uusapan natin ay tungkol sa isyong pangkapaligiran, tukuyin ang isyong pangkapaligiran na inilalarawan sa bugtong. Okay. Mayroong mata, walang muka, walang paa nakakagala. Mayroong mata, walang muka, walang paa nakakagala. Ito ay bagyo. Next, ang inhulog ng langit umaapaw upang mapilit. Ang inihulog ng langit umaapaw kung mapilit. Ano ba yung maapaw? Yun ay pagbaha o kung masidhing pagbaha, ito ay flash flood. Ang nahuhulog ay di tubig, kundi lupa, bato, at putik. So, ang ano daw, ang nahuhulog daw, hindi tubig, kundi lupa, bato, at putik. Ito ay landslide. Next, paggalaw sa ilalim ng dagat, malakas na daluyong pag-angat. Paggalaw sa ilalim ng dagat,
malakas na dalo yung pag-angat. Kumbaga, kapag meron daw gumalaw sa ilalim ng dagat, magkakaroon ng pag-angat. Yun ay tsunami. Next one. Okay, kapag nagalit ang lupa, baga ang iniluluwa. Kapag nagalit ang lupa, baga ang iniluluwa. Ito ay ang pagsabog ng vulkan. Next. Yan. So, meron tayong iba't ibang konsepto na tatalakayin upang mas lalo nating maintindihan ang ating talakayan. So, ang unang konsepto ay ang biodiversity. Pag sinabing biodiversity, kung ito ay hihimayin, bio, ibig sabihin yung pagkalikha ng ating kapaligiran mula sa lupa, sa halaman, sa tubig, hanggang sa mga buhay ng tao hanggang buhay ng mga hayop. Kapag sa diversity naman, ibig sabihin iba-iba. Meron tayong iba't ibang klima, may iba't iba tayong mga lugar, may iba't ibang mga hayop, may iba't ibang mga kinakailangan ng tao at mga nilalang na mga paligid na kailangan nilang gamitin o pamahayan. Isyong pangkapaligiran sa Asia. Ano ba ang mga isyong pangkapaligiran sa Asia? Una na dito ay matinding pagbaha o flash flood. At nagaganap yan dahil sa pagkabara ng mga kanal, dahil sa mga basurang hindi maitapon sa wastong alalagyanan, pagputol ng mga puno ng mga tao, na kung saan hindi nahihirapan na ang pagbaba ng baha sa tuwing magkakaroon ng bagyo. Next one. Pamamahala ng basura. Ito ay isa sa mga pinaka-problema ng mga tao sa Asia. Hindi lamang sa Asia, kundi sa buong mundo. Hindi nila maayos na nailalagay ang mga basura sa tamang mga lalag. Yan. Next. Dumi sa paligid. Kung pupunta ka sa ibang mga bansa, hindi mo siguro makikita ang senaryong ito. Pero ito ay napaka-ordinaryo na lang makikita sa Pilipinas, yung mga water system natin, di ba? Water system to irrigation, na kung saan merong mga nakatira sa gilid ng mga irrigasyon, na kung saan yung kanilang mga ginagamit na mga dumi o ginagamit nila ng mga bagay ay naitatapon na lang sa mga water system na ginagamit natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Minsan pa nga ginagamit yan sa pagpapatubig nating sakahan, ginagamit natin yun sa mga tao dyan, ninanam sa paglalaba, sa pagliligo, na nagiging panganib sa ating kalusugan. Next one. Maling pamamahala ng likas na yaman. Sabihin, dahil nga gamit na lang tayo ng gamit ng mga likas na yaman, o kaya hindi natin na ilalagay o nagagamit ito sa tama, nagiging mapinsala na siya. Imagine ninyo, itong puno na ito, yan na lang ang natatanging puno dyan at ang nasa paligid niya ay puro semento. Paano mabubuhay ang puno na yan? Paano siya makakakapit at magiging matibay ang pundasyon kung ang nasa paligid niya ay mga establishmento na? Pagguho ng lupa. Yan. Bakit kaya gumuguho ang lupa? Maaaring yung ilagay ito sa reflection. Gumuguho ang lupa dahil sa hindi na maayos ang pundasyon. Ano bang ginagawa ng tao para humuho ang lupa? Minsan niya sa sobrang paghuhukay dahil sa pagmimina, pagpuputol ng mga puno, hindi na nagiging matibay ang lupa dahil sa patuloy na pagpapatayo ng maraming mga establishmento o mga gusali na hindi na nagiging masagana ang lupa. Kaya ito ay madaling magbigay pinsala, katulad nga ng pagguho ng lupa. Kapag gumuhan lupa, maraming ari-arian ang masisira. At the same time, maraming nanganganib ang mga buhay. Deforestation. So ito naman ay isa sa parang napakatagal na problema ng
ng hindi lang ng aso kundi ng buong daigdig. Napuputo lang mga puno, ni ginagamit ito sa paglikha ng produkto, pero ang nagiging problema dito ay dahil sa hindi na papalitan, hindi na kokontrol ang paggamit ng mga puno na isa sa pinaka-importanting parte ng kalikasan upang maging balanse ito. At dahil nawawala na itong mga puno na ito, nahihirapan ang mga tao na mag-cope up sa ating klima, sa mga nangyayari sa paligid, dahil isa sa mga matinding sandalan ng kalikasan ay ang mga deforestation ang nangyayari dyan. Salinization. Ang nangyayari naman sa salinization, hindi na nagiging masagana ang lupa dahil sa tagtuyot o kaya naman sa komposisyon ng lupa dahil sobra na ang nagiging matindi na ang paggamit sa lupa, hindi na naaalagaan ng mabuti. At dahil nangyayari ang salinization, hindi na papakinabangan ang mga lupa at hindi ito na pagtataniman ng mga halaman na maaaring makatulong sa atin sa pamumuhay natin. Okay. Siltation. Okay, ito namang siltation na to. Ano kaya ang mapapansin nyo dito sa larawan? May mga puno, tapos basa ang lupa. Kung makikita nyo dyan, ang lupa kaya ay maaari pa rin magamit? O ito ay hindi nakapakipag-inapa? Actually, ang siltation, parte yan ng water pollution. Water pollution yan. Ang apektado dyan ay hindi lamang ang lupa, kundi ang tubig. Dahil hindi maayos ang estado ng lupa nito. Ang negatibong epekto nito ay dahil sa mga minsan yung hindi maayos sa paglikha ng mga fish pan, yung kalidad ng lupa nababawasan, pati kalidad ng tubig nababawasan. At dito naman sa siltation din o sa paglikha ng naapektuhan ng mga anyong tubig dito, hindi nagiging maayos ang oxygen na kailangan ng mga hayop dito, patulad ng mga isda. Pag sinabi kasing siltation, ito ay matinding paggamit ng tubig na kung saan hindi na napapakinabangan. So, minsan, halimbawa, tubig ito dati, o anong tubig ito dati, tinatabunan ng lupa, imbis na magamit siya, o kaya naman kabaliktaran, ito ay lupa dati, naghuhukay tayo, pero ginagamit natin sa lumilikha tayo ng alternative na anyong tubig. So, hindi nagagamit ang ating likas na yaman sa tamang pamamaraan. Next one, oil spills. Oil spills, nanggagaling ang mga oil minsan sa pabrika dahil mostly ang mga pabrika ay malapit sa mga anyong tubig. Siyempre, ang mga barko, gumagamit yan ng mga oil upang magamit nila ang mga makinarya upang gumana ang mga machines nila. At dahil dyan, at hindi maayos ang pagdidispose at pagkakaayos sa mga barko na yan. Kaya yung mga oil ay ilalagay sa mga anyong tubig, sa dagat at karagatan. At malaking epekto ito sa anyong tubig at sa namang tubig dahil nagiging polluted ang tubig o anyong tubig at hindi napapakinabangan ang mga isda, namamatay ang mga isda, hindi nagiging healthy ang kanilang pamayanan. Kaya hindi umuunlad ang industriya ng pangingisda. Yan. Yeah. So kung ano mapapansin natin dito, may maganda at hindi magandang epekto. Maaaring ito ilagay nyo sa reflection ninyo. Ano ang masasabi nyo dito sa larawan? So meron dito, saan dito ang maganda? Saan dito ang hindi maganda? Bakit kaya
naging hindi maganda ang itsura ng mundo, ano kaya ang gagawin natin upang manumbalik ang ating kalikasan? Dahil dyan, ang learning activity natin, ano ang pinakamatinding maaaring mangyari kung patuloy ang pagpapabaya ng mga tao sa kalikasan ng Asia? Dahil ngayon, hindi pa rin natin makikita ang disiplina sa ibang tao, lalo na sa mga Asyano. Ano kaya ang maaaring mangyari kapag naging pabaya pa rin tayo? At yan ay sasagutin nyo sa inyong learning activity na i-comment nyo sa ating Araling Panlipunan page. And, syempre, check your Araling Panlipunan group page for your class. Thank you, grade 7.